December 7, 1941, nang sorpresang lusubin at bombahin ng mga sundalong Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii na isang base militar ng mga Amerikano. At ilang oras matapos ang pampobomba, sinunod ng Hapon ang pag-atake sa Pilipinas. Sa panahong iyon, nasakop na halos ng mga Hapon ang mga bansa sa Southeast Asia at ang isa sa pinakatampok na labanan at tumagal na digmaan sa Pasipiko ay ang lugar ng Bataan sa Pilipinas. Sa pag-atake ng mga Hapon sa military base sa Pearl Harbor ay siyang hudyat ng pagsali ng Amerikano sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sunod-sunod na inatake ng mga Hapones ang mga lugar o sakop ng Amerika tulad ng Pilipinas. Ayon sa planong War Plan Orange 3, Bataan ang pinakasentrong pangdepensa ng Pilipinas. Buong lakas na pinagtanggol ng mga Pilipino at Amerikano ang Bataan sa digmaan, ito ang itinuturing na isa sa pinakamatagal na digmaan sa Asia Pacific. Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipino laban sa mga Hapon na gustong sakupin ang Bataan at Corregidor. Pero dahil sa lakas ng pwersa ng Hapon at kaawa-awang kalagayan ng mga sundalo, kaya noong April 9, 1942, sa pamamagitan ng Voice of Freedom Radio Broadcast, ipinahayag ang pagbagsak ng Bataan at tinagurian itong The Fall of Bataan o Day of Valor. Tinatayang 70,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang sumuko sa digmaan at kasunod nito ay ang nakaaawang kalagayan dahil naranasan nila ang isa sa pinakamahirap at malupit na pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang tinaguriang Martsa ng Kamatayan o ang Death March, kung saan pinaglakad ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo na mahigit sa 100 kilometro mula Maripeles, Bataan, papuntang San Fernando, Pampanga. At mula dito, isinakay at isidiksik sila sa maliliit na bagon, papuntang Capas, Tarlac. Tinatayang higit sa 20,000 ang namatay sa Martsa ng Kamatayan, ang pagbagsak ng Bataan. Noong April 9, 1942, ay naging mabigat na dahilan upang humina ang depensa ng bansa, lalo na sa isla ng Corregidor. Matagal nang tanggulan ng maliit na islang ito. Ang Corregidor kasi ang unang dadaanan ng mga barko kung pupunta ng Manila Bay. Noong panahon ng mga Amerikano, pinatatag nila ang isla. Iba't ibang mga gusali ang itinayo ng mga sundalong nakahimpil doon. At lihim din nila itong nilagyan ng malalaking kanyon. Nang sumiklab ang digmaan, inilikas dito sina General Douglas MacArthur at dating Pangulong Manuel Quezon. Ngunit bago makuha ang Bataan, inilikas din sila at iniwan kay General Jonathan Wainwright ang pamumuno sa Corregidor. Dito rin sinabi ni Douglas MacArthur, ang katagang, "I shall return." At noong May 6, 1942, ay tuluyang bumagsak ang Corregidor sa kamay ng mga Hapon. Itinuturing ang Corregidor bilang huling balwarte, huling depensa ng Pilipinas at ng Amerika laban sa mga mananakop. Ang pagbagsak ng Bataan, ang hudyat ng pagwawakas ng lahat ng mga organisasyong oposisyon ng U.S. Army Forces in the Far East o ang USAFE sa mananakop sa puwersang Hapones sa Luzon. Ang Corregidor naman ang tanging hadlang sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas sa ilalim ni Teniente General Masaharu Juma. Hindi sa pagbagsak ng Bataan natapos ang kasaysayan ng kwento sa Pilipinas, kundi bahagi lang ito sa talagang tagumpay ng bansa. Sa panahon ding ito ay unti-unting umusbong ang gerilya
para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga mananakop sa mga sundalong Hapon. Kasunod ang pagbalik ni MacArthur at mga sundalong Amerikano upang pasukuin ang mga Hapon, at noong 1945, dahil sa malaking suporta mula sa Amerikano, sumuko si Tomoyuki Yamashita at mga tropa ng Hapon, at noong September 2, 1945, formal na sumuko ang mga Hapon, at dito nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig.